akin bilang isang mentor, she is very inspiring, very maternal. Masusi ang kanyang pagtuturo ng panitika, ng malikhaing pagsulat. Pero kahit mahigpit siya sa mga patakaran, pinapangunahan din niya yung kahalagahan nung kailangan you bring in your personality into your writing, hindi yung one size fits all. So para sa akin, napakahalaga na bilang isang mentor, gusto niya ang kanyang mga literary children merong unique personalities as writers, na hindi kami pare-pareho magsulat. Whether nagsusulat kami sa English or sa Filipino or sa regional languages, or we are bilingual or trilingual, you develop your own unique style. Yun ang naaalala ko sa kanya. Higit sa lahat, naaalala ko nung bata pa kami, syempre gusto mo magsulat at mapublish agad. Ang sabi niya sa amin ni Professor Danilo Francisco Reyes of Ateneo University, na huwag kami magmadali. Basta kung ano yung gusto namin ilabas namin pag maganda yung pakiramdam namin sa aming mga isulat. Kasi pag nagsulat ka, tapos pinublish mo yan, the moment lumabas yan sa print, or malimbag, permanente na yon, hindi mo na pwede bawiin. So kailangan marunong kang magbuntong hininga, marunong kang mag-antay, marunong kang mag-edit ng sarili mong trabaho, pero nagbibigay ka ng panahon upang ilimbag ito sa wastong paraan at sa wastong panahon. Hindi yung nagmamadali ka na taon-taon na lalabas ka ibig sabihin, nagsusulat ka hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa mga taong babasa sa iyo. So hindi mo dapat sila i-shortchange, hindi mo dapat sila bigyan ng madali ang produkto. Kailangan, you have to make your readers read you in the most proper way, in the most proper time, at hindi ito minadali. Sa pamilya? Napaka-interesting ng kanyang buhay sapagkat siya'y pinanganak sa Bayombong, Nueva Vizcaya. In fact, pinsan niya si Lalaine Bennett, ang kauna-unahang Pilipina nag-runner-up sa Miss Universe pageant. Si Lalaine Bennett ay ngayon ay based na siya sa Seattle, Washington. But in 1963, she was Miss Philippines Universe and third runner-up sa Miss Universe pageant. Pagpinsan sila. So galing siya sa isang pamilyang edukado, educated na middle class, at ginagalang sa kanilang komunidad sa Bayombong, Vizcaya. Ngunit nag-pen pal sila ni Dad Ed Tiempo, yung kanyang naging asawa. Actually, ang alam to ng mga taong umattend ng workshop, yung mga anak-anak niya, ang mag-pen pal talaga yung kapatid ni Mami Edith, si Arlene, at saka si Dad Ed Tiempo. Eh hindi type ni Arlene si Dad Ed. To cut the long story short, siya nakipagsulatan kay Dad Ed. And then they eventually met and they clicked and they eventually got married. And she relocated sa Dumaguete City. I have a story about her. When I interviewed her again for my PhD, for my book, Migrations and Mediations, published by UP Press in 2016, sabi ni Mami Edith, kilala mo ba si Brigido Capilli? Sabi ko, opo, lolo ko po. Alam mo, pag tumanda ka na sa edad ko, you remember certain things that you don't remember for a long time. What did my lolo do? Nako, your lolo pushed me into marrying a very rich man. His name is Carlos Fernandez. She was working as a secretary in an office in Avenida Rizal Avenue. At that time, that was the Makati or the BGC of the 1930s. Si Mom was being pushed to marrying a very rich man. Carlos Fernandez owns, the family owns Compañía Marítima. Compañía Marítima is one of the largest shipping firms in Southeast Asia. And she was working there, and then my grandfather was forcing her into, sige na, pumayag ka na, pakasalan mo na si Don Carlos Fernandez. Pero mami said, I knew there was something else in store for me. If I wanted to marry for money, it was very easy. But she realized that she wanted to do something else. She wanted to find meaning and purpose in her life. Hindi niya alam kung ano yon until many years later, when she founded the Silliman Writers Workshop in 1962 with her husband, and she produced all the literary children and grandchildren, and she realized that yun yung meaning and purpose ng buhay niya, among other things.
pinipil siya ng lolo ko na pakasalan si Don Carlos Fernandez. Dahil binata si Don Carlos Fernandez at hinahanapan ng mga kaibigan niya ng mapapangasawa. At isa sa mga bagay na hindi alam ng mga tao kay Ma'am Edith ay isa siyang artista sa Pinilakang Tabing. Siya ay lumabas, may mga bit role siya sa mga movies. Pero nung nakilala niya si Dad Ed Tiempo, the joke was, I took her away from sin. So sabi ni Dad, naku, malis ka na dyan, pakasal na lang tayo, walang mangyayari sa'yo sa career mo bilang artista, hindi ka naman sumisikat eh. So we were always joking about it during the Siliman Workshop in 1989, kung saan ako umaten. Ang mga batchmates ko noon ay si Lovim Nadera, D.M. Reyes, Dina Roma, si Nino De Vera was there, si Joey Bakiran, si Luna Sikat, lahat sila yung mga premyadong manunulat. Si Dina Roma ay naging chair for many years ng De La Salle University. Si D.M. Reyes ay naging chair ng English Department ng Ateneo de Manila University. Si Vim Nadera naman ay naging director ng Philippine High School for the Arts at former director ng UP Central ng Wikang Filipino. Si Joey Bakin naging visiting professor sa Osaka University. So, lahat sila nagkaroon ng academic post. Si Luna Sikat ay naging director din ng UP Center for Creative Writing. Pero sila'y naging mga premyadong mga manunulat, naging magagaling na guro, naging mahuhusay na artista ng bayan. But basically, para sa akin, what Mom made us realize is early on from her life story, hinahanap niya yung meaning and purpose sa buhay niya at natagpuan lamang niya ito sa workshop kalaunan. This is a poem entitled Mystical Union. Hindi siya masyadong na-anthologize. Favorite ko ito kasi sinulat niya ito nung taon na pinanganak ako, 1966. And it's anthologized by Jimeno Abad and Alfred Yusun sa 100 Love Poems, Philippine Love Poetry since 1905. This was published originally in 2004 pero naka-fourth printing na in 2014. So, Mystical Union, very short poem. So, Mystical Union by Edith L. Tiempo. A white relic lying in bed, quiet. Quiet, refined bones filamented with light, transparent with electric dew, each ivory socket, hair to feet along veins pulsing, bright. Bright not with crimson, but with radiant heat. Love, says the flashing air, thus I undrape you. Take now every knowledge before you crave it. Each new discover without unwearied search. Take the white fire I give, glow with it. Take me and be complete. If we're dying so, we are lost in each other's sight. Lying here together, we are one, prefigure, stark. Oh, folly that no touch sparks questions in the night. Oh, woe, where no word molds patterns in the dark. English o Filipino? Siguro sa isang pangungusap o isang salita? For me, Edith Tiempo is the ultimate literary mother. Or Edith Tiempo is the mother of literary mothers. Or Edith Tiempo is it. For me, basically, I would consider her as the mother of literary mothers, because she made me realize that writers need, especially young writers, need constant care and attention. It's not enough na tinuturuan mo sila magsulat. Kailangan ginagabayan mo sila at kailangan ma-inspire sila para mas lalo pa sila magsulat. Kasi sabi ni Mami, pag pinatay mo yung career, dapat okay maging critical. Minsan may mga kaibigan ka manunulat na paiiyakin yung mga manunulat sa isang klase, sa isang workshop. Pero si Mami has a way of healing the students para magsulat sila muli. And I think
that's what a literary mother is for. That she's not just a writer who lives by example. She is a mother who inspires and caresses her literary children to write more. And that's what literary mother is as for me, as far as Edith Tiempo is concerned. Sa isang salita, ilan ang ipinagsasabi sa isang salita? Para sa akin, isa siyang ang dalawang salita eh. Literary mother. Isa siyang dakilang nanay ng panitikan. So, literary mother. Isang nanay na inalaga ng kanyang mga manunulat, ang mga kanyang mga manulat na anak upang magsulat. Magsulat at magsulat pa. At maging commitment ito para magsulat hanggang buwan. So, literary mother, two words. Hindi ko magawa ng one word. Kasi mother, naming mothers eh. I had to put literary mother because she's a special type of mother. She's a mother who makes her children write some more and to commit to a life of writing if they can. Even though at some point when they grow older, marami silang gagawin sa buhay, mag-aasawa, mag-aanak, may mga obligations sa pamilya, may professional careers. Pero para kay mommy, hindi mo nakakalimutan ang natutunan mo sa workshop. Not everybody will be a writer or a palangka award-winning writer with many books. Some will be parents. Those who attended the workshop will be parents who will teach their children how to read well. Some will be in advertising. Some will be doctors and lawyers who will use their writing skills and communication skills to have a very strong sense of feeling and to have a very strong sense of what is good from what is bad. There will be people who will practice other professions pero hindi nawawala yung natutunan mo sa workshop. Para sa akin, ultimately, napakalaki yung realization ng sinabi sa akin ni Mami in my interview with her in 2005 that writing is also a way of healing. So writing is like healing and coming to terms with the imbalances of your everyday life. 1988, pinadala ko ni Dean Ofelia Alcantara de Malanta ng UST Faculty of Arts and Letters dahil noong mga panahong yun, kung di ako nagkakamali, ay ako yung editor-in-chief ng Varsitarian School Paper ng UST. Tapos merong call for applicants for the very first Siliman University Semestral Writers Workshop. Matagal na ang Siliman Writers Workshop, pero laging Summer Writers Workshop. At ito ay ginagawa noon pang dekada 60. Kaso sa pagkakataong yon, hindi rin ako nagkakamali, sila ay nakakuha ang mga tiempo. Si Dr. Edilberto at si Ma'am Edith Tiempo ng Ford Foundation Grant. Kaya kumbaga marami silang salapi at yung format na gusto nilang gawin ay kakaiba at sa tingin ko napaka-historical nito dahil ito ay nangangailangan ng mga scholar na titira sa Dumaguete mismo. Dahil ito nga ay semestral, ibig sabihin, mag-i-enroll ka. Kaya nung nagbigay nga ako ng parangal nun kay Dr. Edith Tiempo na ginawa nun sa Siliman University's Luz Auditorium, sinabi ko sa kanya, kung meron mang akong utang na loob na tinatanaw kay Dr. Edith Tiempo, ito ay ang pag-de-virginize niya sa akin culturally. Kasi noong 1988-89, hindi pa ako na nakakalabas ng Metro Manila ng ganong kalayo. Hindi pa ako nakakalabas ng Luzon ng ganong kalayo. Hindi pa ako nakatira sa boarding house. Hindi pa ako nakakatanggap ng scholarship grant na ganong kalaki. Hindi pa ako nakakalabas mismo ng Luzon. No, kaya nung ako ay napadpad doon sa Siliman University Semestral Writers Workshop, ang unang ginawa ko ay subukan ng kultura ng Dumaguete. Kaya itong kaibigan kong, hindi ako nagkakamali, si Tim Montes at saka si Mozart Pastrano na kapwa
nagsasalita ng Bisaya dahil si Tim ay isang waray at si Mozart ay marunong din bagamat siya ay taga Cagayan de Oro, ay talagang para kaming sabik na sabik. Unang ginawa namin, pagdating namin sa aming tirahan, iwan muna yung gamit namin at humanap kami ng tuba. Pumunta kami sa isang tindahan at buong pagmamalaki kong sinabing, pabili nga po ng tuba. Tapos may nakarinig sa akin na nandun din sa tabi ng tindahan na nagbabarbecue. Sabi nila, pabulong, uy, Tagalog, ihawa na to. Ang sabi ko, wow, salamat. Ang babait talaga nila. So sabi ko, lalapit na ako sa tindera para kunin yung binili naming tuba. Pero itong dalawang kasama ko, si Tim at Mozart, sabi na, hintay na, bakit? Ano ba yung sinabi nila? Hindi, basta, di ba bibigyan tayo ng barbecue? Hindi, umalis na tayo. So umalis na kami. Kumaripas kami ng takbo, bumalik sa aming dorm. At saka nila pinaliwanag yung sinabi ng mga nagiinuman. Sabi ko, ano ba sinabi nila? Di ba bibigyan tayo ng barbecue? Hindi. Ang sinabi nila, uy, Tagalog, patayin natin. So doon pa lang, 1988, wala akong kaalam-alam, kagagraduate ko lang noong 1980. At sabi ko, bakit galit sila sa mga Tagalog? Alam mo, doon ko palang nalaman na nayayabangan pala ang mga Bisaya sa particular na yon sa mga Tagalog. At kaya ako mismo naging maingat sa ikinikilos ko magmula noon. Kasi hindi ko akalain na ang tingin nila sa Tagalog ay kargante, mayabang, waray buot o walang bait, waray lami o hindi masarap, o waray upay, hindi kagusto-gusto. Dahil nga, tayo ay, o kami bilang mga Tagalog, ay kinasusuklaman. Bakit? Dahil sa pagiging mataas. Nung binalikan ko nga, dahil ako ngayon ay naging estudyante at guro ng Araling Pilipino, Philippine Studies, di ba pag nabanggit ang salitang katulong o kasambahay, bakit ang tawag natin laging inday? No? Ibig sabihin, noon pa man, ang trato natin sa mga Binisaya o Bisaya, katulong o kasambahay. Kaya dapat doon pa lang may itinutuwid na tayong mga pag-iisip o pagtrato sa ating kababayan mismo. Dahil sa tingin ko, nung pa lang sa kasaysayan, kundi naisip ng mga tempo ng isang ganung programa, natitira kami doon. Kasi karaniwan sa mga writers workshop, kagaya ng sa UP, sabi ko, from Diliman to Siliman, pareho lang eh. Titira kayo ng isang linggo, dalawang linggo, o tatlong linggo sa isang lugar, karamihan sa tabi ng dagat, o karamihan sa magagandang hotel. Pero pagkatapos nun, uuwi na. Pero ang magandang nagawa ng mga tempo ay yung umisip ng isang semestral workshop na naka-enroll sa isang MA program. Kaya kung itinuloy ko, tinapos yung aking workshop at hindi ako umuwi halimbawa nung pagkaraan ng isang taon at kalahati, baka meron din akong MA in English. Nung una kasi wala pa akong planong maging guro. Kaya hindi ko sineryoso. No, kaya matanda na ako, sabi ko, sana binalikan ko. Sana sineryoso ko yung aking degree na nakuha nun sa Siliman. Sir, ano yung first impression mo nung dumating ka ng Siliman? Sabi ko, meron palang mga ganitong paraiso sa labas ng Metro Manila. Kasi ang ganda-ganda ng campus, ang babait ng tao, kung titignan mo, parang version din ng UP Diliman kasi dahil nga pareho namang mga Amerikano yung nagtatag sa mga pamantasang iyon. Napakahilig nila sa puno, particular sa Acacia. So makikita mo, punong-puno ng mga puno. At kung meron mang pagkakaiba doon sa Dumaguete, mas maraming simbahan. No? Kasi kung titignan mo nga, ito ay kumbaga luklukan ng Protestantismo, no, at
maraming mga ranlon na Protestante at makikita mo na may pagka-liberal yung pagtingin nila sa buhay. Ang isa sa ganda sa Dumaguete, parang walang pakialaman, walang pansinan na kumbaga hindi sa negatibong paraan, kundi parang tinatanggap ka nila nang wala akong pakialam sa nakaraan mo. Kumbaga kahit kriminal ka, pwede kang maglaho na sa lugar na gaya ng Dumaguete. Or pag pumasok ka sa Siliman, ang ganda ron, lagi kaming merong parang cultural night. Merong lugar doon si Dr. Foreau, isang Pranses na Amerikano, na merong magandang lugar, napakalaming libro, laging may magandang mga videotape pa nun, at saka, kung di ako nagkakamali, panahon pa yun ng laser disc, yung malalaki, no, bago nagkaroon ng compact disc, ang lalaki parang plaka, pero disc siya. At nanonood kami ng mga sine, nanonood pa kami ng Mississippi Burning at kung ano pang mga Oscar-winning films. No? At merong poetry reading, may tertulia tuwing gabi. At sa, kung halimbawa pag binabalikan ko, bagamat pag sinasabi ko, kung tinatanong ako saan ako nasimula sa performance poetry, sinasabi ko nung ako'y bata dahil pinatutula ako noon ng nanay ko. Pero kumbaga, naging malalim yung pagtingin ko sa performance poetry dahil doon, dahil halos linggo-linggo, kundi man buwan-buwan, laging merong poetry reading. No, naging, kumbaga, pag nandun ka, ang mangyayari sa'yo ano kaya yung susunod kong gagawin? Kaya naisip ko, looking back, parang sinasabi ko na malamang dito ako na parang napiga, no? Parang nakapag-isip ako ng gagawin ko sa susunod pa. Pinaghahandaan ko, kumbaga, anong una talagang kinakarir ko, nagsusot ako ng... Nung una, nagbabago lang ako ng boses. Nung una, gumagamit lang ako ng mga background music. Hanggang naisip ko na rin pati mag-ibang anyo, no, or kasuotan. Sir, nung nandun ka na sa Siliman, siyempre nakita mo na si Mom. Ano yung first impression mo sa kanya? Alam mo yung Mom na ang alam natin ay short for Madam? Hindi eh, pag sa kanya, M-O-M. As in, Mommy. Kaya hindi ako nagsisisi na napunta ako doon dahil sa kaalaman naman ng marami, ako ay nagsusulat sa Filipino. Pero doon, hindi kami pinagsusulat sa Filipino dahil alam mo naman yung orientasyon nila. Dahil nga galing sila sa Iowa, sa Amerika. Kaya talagang yun ang sinusulat at Siliman din yun. At yun nga, nasa Negros Oriental tayo nun, nasa Visayas. No? Nagsusulat kami sa Ingles. At yun din, nakita ko yung pagtanggap sa amin. Bagamat nandun, binigyan kami. Ang maganda nun kasi, si Ma'am Edith ang humahawak ng poetry. So, kahit pa paano, nakatikim ako matuto sa kanya. Si Dr. Edelberto Tiempo ang humahawak ng fiction. Tapos, literary criticism. Ang humahawak ng fiction, si Dr. Cesar Ruiz Aquino. Si Ma'am Merle yata sa creative non-fiction eh, no? Kumbaga, yun talaga, intensive, no? Kaya yung pag-aaral na yun, dahil ang kurso ko talaga nun, BS Psychology, at kasalukuyan akong nagsusulat ng MA thesis ko nung tinawag ko ni Dr. Di Malanta para sabihan nga na, oy, merong opening, no, sa Siliman University, baka gusto mong sumali. Nag-iisip ako noon ng thesis na gagawin ko. Kaya sabi ko, kaya tumagal yung thesis writing ko eh. No? Napunta ako doon. Kasi inisip ko na rin, sabi ko, baka pwede akong mag-shift na lang sa English. No? Kasi MA English yung binibigay ng Siliman. So, kasi nga, pag pinapasok ka doon sa bahay ng mga tempo, nakita ko pa yung luma nilang tirahan. Parang ayaw mo nang umalis eh. Parang gusto mo magpaampun. At sa tingin ko, bibihira yun kasi
minsan sa, kasi nag-workshop na ako dun sa UP. At medyo iba yung pagtanggap sa akin nun. Dahil ako nga ay kasapi ng Lira at ako ay taga UST. Hindi ko naramdaman yung init ng pagmamahal noon. 1987 kasi yon, katatapos lang ng EDSA. At yun, medyo basta hindi kami tinatrato ng maayos na kapag kasapi ka ng linangan sa imahen, retorika tanyo. Sorry ah. Ma, baka biglang umulan ah. Meron ano ba? May payong naman tayo. Pagpipigil akong umiyak direk ha. Sige. Naano ko siya ka doon sa noise? Sa kaibigay. Okay na ba tayo sa salon? Gusto mo? Pwede ba? Ay, tapusin natin to. Oh, kasi matatagal lang kayo. Sige. Oh, baka medyo masungit ngayon yung bagong head ng library. O bago na kasi, hindi kaya dati. Sir, bago ka makapasok doon sa Siliman National Writers Workshop? Semestral. Oo, a semestral. Ano ang, may mga requirements ba? Oo, at yun eh, may mga nasulat ka na. Mabuti naman at ako ay sa Varsitarian, naging literary editor. At doon ay mga English din yung sinulat ko. At may mga interview pa ako noon kasi katatapos nga lang ng EDSA. Isa sa mga nagawa kong serye ay yung EDSA Literature, Tomasian Literature Series na kahit pa paano nakatulong sa tingin ko. Nakakapagsulat ka na at may MA ka na. At yung may gantimpala ka nang natanggap, mga ganong bagay ba? Na ngayon rin eh, hinahanap sa kanila. Sir, how is she as a teacher? Alam mo, napansin ko yun kasi nga may sinulat ako ng tungkol sa sabong. Pinapalawak niya yung pagtingin mo sa buhay. Kumbaga, yung ginagawa niya, dekada 80 pa lang, cultural education na. Kasi lumabas tuloy doon sa tula kong ginagawa na hindi ko kabisado ang sabong. Totoo. Dahil di naman ako talaga sabongero eh. Na-booking niya ako doon. Kasi susulat-sulat ka nang pero hindi ako niya pinapahiya. Sumulat ako ng tula tungkol sa sabong na hindi ko gamay. At sinabi niya ina, kumbaga parang she can twist your arm gracefully. Yung ganun ba na sinasabi niya na dapat marami kang alam tungkol sa sabong. Lumalabas ang, therefore I conclude, I know nothing about cockfighting. Yung ganun ba? Pero hindi niya sasabi ng direkta. Oo. Sir, meron ka bang... Kaya ang gusto nga niya sa pagtula, indirection. No? Yung sa halip na direkta, na gaya ni sinasabi na naririnig natin sa ibang tula o sa mga kanta gaya ng rap, sa kanya yung pahiwatig o suggested or suggestive dapat. So, paano siya nagtuturo? May process ba siya? Meron ba siya tips sa inyo paano mag- kasi ang ganda sa kanya, meron na siyang nasulat na textbook. So, meron na kaming basis. So, in-explain na lang niya kung ano man yung nakasulat dun sa textbook na nagawa niya. Meron na siyang kumbaga references na siya mismo ang sumulat. Kasi guru siya talaga. Yun ang lamang niya sa ibang manunulat. Karamihan sa mga manunulat, hindi magaling magturo. Kahit magaling na magsulat, hindi magaling magturo ang iba sa atin. No? Sa kaso niya, yun pa, magaling na siya magsulat, magaling na siya magturo, magaling pa siyang kritiko. Ma'am Alma, salamat sa oras. Thank you for having us here. Ako, thank you for coming here. Medyo kipot lang yung newsroom namin. Okay. Ma'am, balikan natin medyo matagal na, no? Pero paano mo nakilala si Ginang Iga? I was a fellow at the 1994 Siliman Writers Workshop.
So, if one of the workshoppers is to be believed, si Boyet Peña yata ang gumawa ng workshop shirt namin, it was the bloodiest writer's workshop for Siliman ever up to that time. Kasi ang daming nagbabangayan. The first time I saw Ma'am Edith, she actually picked me up at the airport. So, and when she introduced herself, I was na-humble ako na kasi parang I expected driver ang susundo sa'yo or you know, they'll just give you directions na sumakay ng jeepney or habal going to your dorm. I really didn't expect to be fetched by the head of the workshop herself. And then I met her and dad and ulit nung first workshop session namin. Ang unang-unang ginawa nila is they staged a fight para silang nag-aaway mag-asawa about literature, fiction, and it got very, very loud, very, very emotional. Na lahat kami mga workshoppers, stunned, hindi namin alam pa paano kami kikibo. Yung panel, nakita ko, sina Butch Delisa yata yun, nagtatawanan. So parang, they're laughing. Pero nagdadrama yung mag-asawa dito. Teka, alin ba totoo? And then, nag-akap si Ma'am Edith at si Dad Ed. And then they laughed and they turned to us and they bowed. And they said, and that's the kind of emotion you try to put in what you write. it was amazing. No? And yeah, she was just one of a kind. But before going to the Dumaguete, Siliman. Ano po yung buhay mo before? Ako, estudyante. I was in college in the University of Santo Tomas. I was taking up journalism. I was, you know, doing the usual college thing. You go to class. I was a working student. So, it's go to class, go to work, get drunk, go back to class. If you have hours between class, get drunk. Go to the library. Ano na-decide? Bakit? Ay, gusto kong mag-Siliman. Gusto kong mag-workshop. I was part of the Thamasian Writers Guild, and I was one of the editors for the FLAME, which is the school organ of the Faculty of Arts and Letters of UST. Eh, syempre, ang daming mga kasama namin sa Thamasian Writers Guild na pangarap makapunta ng Siliman. So, of course, tinanong ko, what's that? And they said, it's the oldest writing workshop in the Philippines. Ang kilala kong writing workshop nun was the Iowa Writers Workshop. And at that time, sabi ko, maybe I could try for that. Kasi I really want to go to a writing workshop. I really want to experience it. Eh, syempre, ang mga wild na kwento nila about writing workshops, yung, naku, araw-araw kang lasing, tapos ang dami nagliligawan doon. Tapos, ako noon, parang, di ba writing workshop yon? Oo, kasama na yun doon. But, you know, you get the full experience. Now, I was a 21-year-old who hadn't been, 22 na ako noon. 21 going on 22, but alam mo yung, I'd never been away from home, away from my parents. So, yes, makakakalaga ko sa magulang ko, so, good idea. And I asked Ovie de Malanta to recommend me for that, to, kasi dapat meron kang recommendation from an established writer for them to consider your application. So, I went to Ovie de Malanta's office lunchtime, yung lunch break ng araw na yon, and I asked her to sign off on my application letter to recommend me. She made me promise to win a Palangka Award for her. So, I went and just naman nagawa ko that year. But, I wasn't expecting a lot, kasi sabi ko, yung mga kasabay ko na pupunta ng Siliman, there were two from UST na kasabay ko. I think, no, one. Si Nerissa Del Carmen Guevara. And she was, by far, by technique, the better poet. Kasi, buhan na niya yung technique na pulido siya magsulat eh. Ako, medyo rough around the edges ang poetry ko noon. Hindi pa ako masyadong kontrolado bumitaw ng emotional content, or I wasn't as good at revision of my work. So, I knew there was a lot of work that needed to be done. Kaya nga gusto ko mag-workshop. So, mga workshop is a dream, pangarap? If you're a young writer, more often than not, pangarap mo yun. Kasi you get to go to another part of the country,
So, you know, no more parents, no more books, no more teachers or tilooks, that kind of thing. If you're young, if you're used to parental supervision, the idea of being that free, yung hindi mo kailangan magsasabi na, I know it's 10:30 but I'm still on the road, pauwi na ako. No? Di pa uso cellphone nun, so wala kang unit reporting na ginagawa. Diba? The idea that you'll be with people of like mind, a whole group of people who are also writers, so you can learn from them. That would be a dream, wouldn't it, if you're a writer? No? Pero at the same time, ang lakas ng pananakot, ha, na, ha, kung wala kang tatag ng dibdib to take criticism, hindi ka na magsusulat pagkatapos ng workshop. No? The workshop will either make you a better writer, or it will make you stop writing altogether. Yan yung sinasabi sa amin na who are going to Siliman that year. And they're like, are you prepared? Do you have the emotional fortitude? Pero ito, ma'am, summer only. Summer only. It's 3 weeks of the summer. Okay. Pagdating mo ng Dumaguete, ng Siliman, what's your first impression? Nagalit ako sa nanay ko. She packed everything in my bags properly. Nalimutan niya ako ipag-impake na underwear. And I was there for 3 weeks. So yung iisang underwear ko, yung suot ko, at wala akong balak mag-side A at side B. So, I was really problematic. And after I unpacked, lumabas ako nung dorm room, umupo ako dun sa may komedor, nagsindi ako ng sigarilyo, nakatingin ako sa kisame. I was like, how to solve this problem? I don't even know where to buy things here. Hindi ako marunong mag-Cebuano. Mawawala ako dito. Diba? And Mom Edith was there. She's looking at me. She's a very observant woman. That's what I noticed when I interacted with her. And she came up to me. She said, what's your name again? I said, Alma po. But my nickname is Jerry. Okay, which name do you want to be called? Jerry. Okay, Jerry. What's your problem? It's embarrassing. Between us girls. Tell me. So I told her and she says, ah, let's go to the department store. But which street is it on? She goes, there's only one main street. So, Dumaguete, lit-lit ng Dumaguete. You can't get lost on this island. And I was like, I had come from a city. Sanay ako sa syudad. Dating ko dun, walang mataas na building. Ang sarap ng feeling. We took her car, we went to the department store. And as I predicted, hindi ko makausap yung tindera kasi Cebuano. And I'm, ano, iha ka ba lumamag Cebuano? Ha? Ano yun? Ganun. And my mother was ashamed because she's a Cebuano speaker. Edith talked to the sales lady, helped me get panties, of course. Sabi niya, how many do you need? Dalawang kahon. For 3 weeks, di ba? Good for 3 weeks. No? And yun, she brought me back to the dorm and showed me, this is how you get back to the dorm. Ang lapit lang pala, pwede mong lakad. I said, why didn't we walk? And she said, I'm an old lady. I like the comfort of my car. Okay. Ay. Okay lang. Go on. Okay, yeah. Siyempre, nandun ka for a workshop. Mm. Ano ang ginawa for the workshop? Paano? Well, we had the formal sessions in the CAP building, the College Assurance Plan building, in a multi-purpose room called the Dragon Room. Alam mo yung pag-approach mo, dala mo yung manuscript mo, nakatingin ka dun sa plaque above the door, and you're like, parang foreshadowing siya. No? So you had formal sessions where the authors of the pieces that were submitted, you submit your manuscript along with your application kasi, are put in a really thick folder. And walang bylines yon. So you do not know who the author of each piece is except your own. And the panel takes up the pieces in the order na nakalagay siya sa folder. I-reveal lang after i-critique yung pyesa. So, when you enter the workshop, you're assured that nobody is going to
do personal scoring of points of you unless sinabi mo sa kanila kung ano yung pyesa mo. No? And then, when the panel is done, the fellows will also critique the work. Now, minsan, yung fellows, may pagkabitchi. Now, you're all put together in one dorm for 3 weeks na hindi kayo magkakakilala. Magkakaroon ng, parang ano yan eh, parang, it's like the writer version of Survivor. Yes. Nagkakatribo. Diba? You came from different places. You come from different places, different places. Backgrounds. Yes. May kasama kami na tatlong mature people. Because we were the 20-somethings, may mga 30-somethings. Meron kaming isang teenager na parang baby of the group na Diyos ko, hindi makalakad sa dorm nang hindi namin sinisita na, saan ka pupunta? Ang gagawin mo? Diba? Kawawa siya. Sabi niya, para ako may maraming magulang. Ano ba kayo? Tapos I like to cook, so I wound up becoming the cook of the dorm. Mm-hmm. So, ganun. Tapos, everyday mo, ma'am, nagsusulat talaga kayo? Ever since I was 8, I think, about 8 or 9, I remember writing every day. Kasi, I was so fascinated with reading na I'd look at books and I'd be like, pero naghahanap ako ng ganitong kwento, ganitong tula, bakit wala? And my teacher, mahilig magbasa kay, I think she was reading Toni Morrison. No? But I don't know if timing dun sa sinabi ni Toni Morrison. I don't know if she got it from Toni Morrison, but I just know that she would tell me, well, if you can't find it, can you write it? If you can write it, write it. Kinuwento ko kay Ma'am Edith yan when I got to the workshop because she was going, alam mo, uneven yung quality ng work mo. There are some pieces that are good. I was a fellow for poetry. There are some pieces that are very good and there are some pieces that halata mong nag-eksperimento ka, nangangapa ka. And I was like, yeah, because I didn't have formal training. She said, hindi ba anak ka ni Ophie? Sabi ko, hindi ako yung paborito ni Ophie eh. Diba? So, and then she looks at me and she goes, oh, hindi ka nakikinig kay Ophie. Yun din. Matigas ang ulo ko. So, ma'am, paano siya? How is Ma'am Edith as a teacher? She's more like a mom to me than a teacher. Yung, sa bagay, teacher ang nanay ko. I don't know the difference between teacher and mom. But she was very laid back. Very cool. Kung hindi ko kaagad nakuha yung sinasabi niya, tatawanan lang ako niya, hey, you'll get it. On to the next lesson. She never got hung up on a lesson you didn't get. Just we'll revisit that when you're ready to go back to it. So I was looking at her, bakit po? Sabi niya, hey, kung hindi ka pa ready, hindi mo talaga makukuha. You will not comprehend it if your brain is not prepared. So what is your brain hungry for? What are you looking for now? Ganun siya magturo. And she had, we had sessions outside pa of the Dragon Room. No? Sometimes we would be at the Bakong Treehouse on Bakong Beach. And she just said, it's important that you get to go around, you get to see nature, no? So that you can experience it. Kahit masakit yung kritisismo, tumingin ka na lang sa dagat, hindi na masakit. Diba? She's very, very practical. She's Nova Ecijano, so Central Luzon yan. My father's from Central Luzon. And the characteristic that I noticed with people from that part of the country is talagang this quiet pragmatism. Na okay, that doesn't work. Let's move to the next thing that works. O balikan natin yung what didn't work. Ayusin natin. She's like that. And she was very, very concerned about each and every one of her workshoppers. As in, gabi yan, dadaan niya ng dorm. Is everybody in? Pag hindi everybody in, ako, may binitbit na naman si Krip, nag-iinuman na naman sila. Dito na lang sila sa dorm mag-iinuman. Ganon. She would just tisk over that. Tapos sabi niya, well, if they're with Krip or they're with Sinasawi, they'll be okay, I guess. So, napansin namin na the fellows would wind up going out. Very rare yung nakakalusot kami lang. More often than not, we'll encounter one of the panel of workshop panelists, diba? In one of the bars or wherever. Yung pala. I think they were trying to also ask,
is Ma'am Edith's mind na, oh, we're gonna keep watch over the workshoppers, don't worry. Oh. Ma'am, of course, she's also a literary critic. She is. She's very sharp. Her criticism is very on point. Minsan, pag ikaw kinikritik niya, yung gusto mong to curl up and die. Kasi she's right. You know she's right. She says it well. There is no emotional payload. There is no recrimination. Pero talagang, yung nahihiya ka na, ba't ko ginawa yun? Ba't ko sinulat yan? And then she'll bring you past that and tell you, this is how you can fix it. Or this is another alternative to what you want to do. These are how you can, these are your choices. Mamili ka. She never shoved any literary paradigms down our throats. She simply put our options in front of us. And minsan, if she got to know you well enough, she'd go, this is more suited to your personality and how you project yourself as a writer. So you might want to do this. This is the sense, this is the logical and sensible way to go. You being you, your writing being what it is. Ganun siya. No? And she would tell us, if we didn't achieve our goal, sabihin natin yung poem kulang ng linag, kulang ng form. It does not have enough refinement of the imagery. She'll just look at you and go, well, this is a work in progress. So keep up the progress. And get to work. Don't cry. Get back to work. Ganun siya. Very nanay. Ma'am, syempre, I don't know if you have meron kang mind na input sa amin. How is she naman?